So ayun, mega love shoutout sa lahat. So ngayon guys ay panibagong vlog na naman tayo. Ang gagawin natin ngayon guys ay ipapakita ko sa inyo kung paano gagawa ng pundang bilog at kung paano ito susukatin. So yun guys, sana samahan nyo ako hanggang sa dulo kung paano ito ginagawa, yung pagsusukat ng pundang bilog. Tara na guys at samahan nyo na ako at nang sa ganun ay makita nyo na kung paano ito ginagawa. So ayan na guys, so umpisa na natin yung ating paggagawa ng pundang bilog. So sa ngayon guys ay pakita ko muna sa inyo kung paano ito susukatin. So ayan na, mayroon tayong ano dyan, pinaka pattern. Ayan yung bigasan na lang kasi bilog yan. So at hanggang sa ganun ay mayroon tayong idea. Pero hindi yan ganyan guys ay yung ating unan na bilog, hindi ganyan kalaki. So bali sample lang yun guys, at sa ganun ay merong kayong idea. Kung merong mas maliit dyan o mas malaki ay pwede rin. So ito ay sample lamang, at nang sa ganun ay magkaroon kayo ng idea. So tara na guys at susukatin na natin. So yan po yung una nating gagawin, ay susukatin natin to ngayon, tong ating parang pinaka sample na pattern. So bali ang pinakasukat nito guys ay 24 and a half. Ayan, 24 and a half yan. Ayan, so yung 24 and a half yan, yung 24 and a half na yan ay yan yung pinakabilog niya talaga. So babawasan natin ngayon yan ng half inch dahil dun sa zipper na ating ilalagay. So magmaminus lang tayo, kasi pag nilagay na yung zipper guys ay magiging 24 and a half pa rin ang kinalalabasan. So bali kukuha lang tayo ng 24. Ayan, para doon sa tela. So bali ang tela natin ay 24 lang muna ating kukunin na pinakasukat. Tapos pag nailagay na yung zipper, so 24 and a half pa rin. So kukunin muna natin yung haba dahil nakuha na natin yung pinakabilog niya. So sa haba guys ay kayo na pong bahala dyan kung gaano kahaba ang inyong unan na bilog. Iyan ay sample lamang. So bali ang ginawa ko dyan guys ay 15 lang, at sa ganun ay hindi tayo magastos sa zipper. So bali sample lang naman yan. So kung mayroon na talagang final na mapapagawa, so gagawin natin yun. So yan, sa pagsusukat eh, halimbawa yan, mayroon tayong roller. So ang roller na yan is 12 inches. Oops, urong lang natin dahil hindi nakikita. So bali doble yan guys ha. Yan. Pinagsaklob yan na tela. So ayan, sukatin natin. So urong tayo kung sa ganun ay makita nyo. Ayan, so yung roller is 12 inches, kasi pinagsaklob naman yung tela na yan. Ayan, pag doble na yan, so 24 ang kinalalabasan yan. So ganyan lang. Ayan, ganyan lang ang pagsukat. Tapos yung pinakahaba, bahala na kayo. So bali ang ginawa ko dyan ay 15 lang. Ayan, 12 inches plus 3 inches. Ayan, tapos kunin nyo na rin yung pinakabilog nya. 12 pa rin kasi dalawa naman yan. So 24 ang resulta. Tapos ayan lang. Yan, pag nakuha nyo na yung pinakalapad nya or pinakabilog, ayan, lagyan nyo muna sa ano. Tapos yan, idiretso na yan, guguhitan nyo na yan ng diretso. Yan na yung pinakahaba nya. Ayan. Yan, pag nakuha nyo na yan, pwede nyo na yung gugupitan. So tabasin na natin yung ating kasukat.
So, sa pagtatabas niyan ay maglalagay tayo ng allowance. Kabilang allowance. So, kunin muna natin yung ating maiwagang gunting. Ayan, bawasan na natin. Bali, mag-allowance lang kayo ng apins. Ayan, apins lang. At nang sa ganun ay sa pagtatahi nyo ay meron siyang makakapitan. So, ganun din dun sa kabila. Tapos, dito rin, syempre, sa pinaka lalagyan natin ng zipper. So, maglalagay pa rin tayo ng allowance dyan. Excuse me, kung pwede nyong gawing 1 inch yung allowance nyo, pwede rin, nasa sa inyo na yun guys. Pero ako, apins lang yan. Nang sa ganun ay di masyadong malaking allowance. Sakto lang. Tapos, pag nagupit nyo na yan, pwede nyo na yung guhitan ulit yung sa ilalim yan. At nang sa ganun ay makita nyo yung diretso na guhit. Ayan. So, yun na. Guguitan na. So, ayan, pag na meron na tayong guhit, so, ang next natin ay yung paggawa ng kanyang cover. So, yung kanyang cover niyan ay bilog. So, andyan naman yung ating sample pattern na bigasan. So, ipapatong nyo lang yan. Ayan, ganyan lang. Kasi yan ang yung pinaka, ano, tapos bilugan nyo lang paikot. Ayan na, guguhitan. Tapos, tanggalin nyo na. Ayan, may guhit na. So, pag naguhitan nyo na yan, pwede nyo na ngayon itong babawasan. So, maglalagay pa rin kayo ng apins na allowance paikot. Ayan, nagugupitin nyo lang yan. Ganun lang kasimple guys. Walang kahirap-hirap kung paano gumawa ng pundang bilog. So, ayun, depende na yan guys kung gaano kalaki ang inyong pundang bilog. May papagawa. So, yan ang inyong napapanood ay sample lamang. Ayan, pag katapos nyan, so, pwede na nating tatayin yan. So, bago yun guys, nice ko munang hiningin yung suporta na sana suportahan yung ating members ng ating channel. Na si Plant Lover, tapos Evelyn Selvano, Sugar Candy Vlog, Cordobes Butingting, Ganap ni Lena, tapos Suhana Vlog, Simply Shine LV, Jordan Makisig, Jenny Ramiscal, Juby Cooks, ayan, at Rick TV. So, yun lang guys, supportahan natin sila. So, yun guys, hanggang dito na lang ating vlog at maraming maraming salamat sa inyong lahat at nawa'y nagustuhan nyo at nasundan nyo kung paano ang pagsusukat ng pundang bilog. So maraming maraming salamat sa inyong lahat at naway patuloy kayong sumuporta sa aking channel. So sa next vlog natin guys ay mapapanood nyo kung paano yun bubuin ang ating pundang bilog. At nang sa ganun ay magkaroon din kayo ng idea kung paano ito ginagawa. So yun lang at nai-share ko rin sa inyo. Kahit papano kung paano ginagawa yung pundang bilog. Sana may natutunan kayo sa aking munting vlog at maraming maraming salamat sa inyong lahat and bye bye.